coming. The first roast, the first lunch, we have Mr. Rob Maguma. Let's see. Next, of our roast. Hindi naman tinatawag yung pangalan ko. Ako sabihin yung dalawang MC kanina ko tinatawag. Di ba nila nababasa yung pangalan ko dun sa program? Kuya ako ni Pau Pau eh. Bakit wala ako dyan? Kambal! Yung Kalinga Pram. Pag ganun? Bakit? Ayaw nyo ako mapagod, magsayaw? Sapagkat ano, masasapawan ko na naman sila. Yung mga nagsayaw na mga boys. Ganun ba? So balit, hindi matatapos ang ating pag-uusapan ngayon dito sa birthday, 18th birthday ng aking kapatid na si Pau Pau. Mula umpisa, kalagitnaan hanggang katapos-tapusan ay talaga namang bonggesius ang naging selebrasyon na dinaluhan ng pamilya, ng buong pamilya ng Kalinga kasama kayong lahat. Ngayon, syempre, dun sa mga nag-aantay ng dance paper na sinalihan ng mga love team kagaya ng Ed Pau, John Carl, Cedros, Dan Joy, Ed C, Dab Kit, kasama dyan si Lolo at si Melka, ay alam ko namang marami ang nag-aabang. Kaya yan ang ipapakita ko sa inyo ngayon. At pagkatapos, tayo po ay magbibigay ng, siyempre, reaksyon. Tara! Okay. Ngayon, ganito lang ang very simple mechanics natin kapag tumigil ang mga music. Eto na magkakaroon.
Doray naman talaga ni. Alright! Oh, dapat nakakarga na! Dapat nakalis na! Okay! Ay, taray! Ay, very demure! Ibang-ibang posisyon! Very demure, very mindful, very cute scene! Tingnan natin ito, sino ang last love team standing? Tagalan nyo kasi kung sino ang pinakalayag na love team, yun ang ating tatanggalin na Paper Game Champion! I love the one in front of us! Very demure! Yes! Anong team niya? Si Edsy. Kapi naman si Edsy talaga. Oh, si Joy! Oh, I'm so sorry! Wala na out ang joke card dahil hindi niya nasubrano po sa kain na titira na lang ang Joy! Edsy! So it's the battle between Ento and FC. Sino sa tingin niyo ang magwawaki? Who's your bet? Sigaw niya nga yung bet niya, sino? Well, congratulations sa EDPAW. Siyempre, nanalo ang ating punga, birthday celebrant. At hindi lamang sila ang nanalo. Lahat ng love team na yan na sumali dyan para tayo ay pasayahin, ay panalo rin. Hindi lamang ang mga love team ang panalo. Kung hindi, alam ko naman na kayong lahat na sumusuporta sa mga Kalingap Angels sa love team na ito. Sapagkat, siyempre, bahagi kayo ng pamilya ng Kalingap. Subalit ang napansin ko lamang, ang masasabi ko dito ay talaga namang intense ang naging paper dance. Kung nung nakaraan ay nabiting kayo, dito hindi kayong mabibitin. Bakit? Bakit? Sapagkat doon sa huling bahagi ng paper dance ay talaga namang patagalan. At dahil dyan, mas matagal nyong nasilayan yung mga pagbuhat-buhat ng mga magkalabti, kagaya na lamang nila John Carl, ng Edsy, ng Dan Joy, kasama ang EDPAW. Kung ating iisipin, ayaw na nating matapos ang dance paper game na yon. Parang gusto na nating huminto ang buong oras, ang araw o ang gabi na makita silang magkadikit, magkayakap, at buhat-buhat ng kanilang mga leading man, ang kanilang mga leading lady. Taas ang kamay ng mga maka-Jomcar, maka-EDPAW, maka-EDSY, maka-Danjoy, maka-Cedros, kinilig ba kayo? Alam ko naman na masayang-masaya kayo. Sabi ko nga nung nakaraan pagdating dyan sa paper dance, ako yung expert dyan. Dalawa-dalawang ang babae ang kinakarga ko, ang naglalambitin sa aking magkabilang braso. Pero dito, hindi na importante yun. Kung manalo o matalo ang ating sinusuportahang love team, it's okay, sapagkat ito ay para sa kasiyahan lamang nating lahat. Walang dapat na magsisiraan, walang dapat na magkukumpara, sapagkat tayo ay iisang pamilya dito sa Kalingap. Hindi ba? Lahat yung mga Kalingap Angels na yan, huwag nating pag-away-awayin, no? Huwag nating pintasan, huwag nating hanapan ng butas. Maging masaya tayo para sa kanilang hinaharap na bukas. Kung aking papalaliming maigi ang aking napanood, dito natin malalaman na itong dance paper na ito ay malalim ang kahulugan, lalo na sa tunay na buhay. Ang papel na sumisimbolo ng pagtakbo ng mga araw, ng mga oras sa kanilang buhay sa dalawang taong nagmamahalan, na kahit mula sa kaginhawaan, sa kasiyahan, dumarating ang point na tatakbo ang oras na sila ay makakaranas ng pagsikip ng kanilang mundo, kagaya na lamang ng pagliit ng papel na ito,
na kahit na anong mangyari, sisikapin at sisikapin ng isang lalaking nagmamahal sa kanyang partner na siya ay alalayan, na siya ay buhatin, na hanggang sa kahuli-huli ang espasyo ng pagsasama ay pipilitin pa rin ng lalaki na hindi bitawan ang kanyang kapartner. Sabi nga nila, through thick and thin, silang dalawa ay magsasama. Yun ang nakikita kong significance ng dance paper na ito sa ating mga tunay na buhay. Napakaganda. Mas maganda nga kung kasali din si Charlotte. Diba? Pero ayoko kasing sabihin na Biralot. Dahil ayokong kasali si Virador. Ang ganda na eh. Dapat kung mas maganda pa yung partner o mas may itsura yung partner ni Charlotte, eh okay pa. Pero kung si Virador lang din naman, okay na rin na yung mga love team na lang na Kalingat Angels ang sumali. Nadinig ko nga eh na sinabi nung isa dyan eh, ni Virador eh, mas maganda daw, dapat mas matagal, no? Na magkayakap. Anong gusto mo? Huwag na matapos yung game. Gusto mo yumakap ka na lang ng yumakap kay Charlotte. Dance paper yan. Kung makahawa ka naman, para kang manduruko, post-natcher na o kaya nang hostage. Diba? Yung mga ganyang hilat sa ewan ko ba? Pero wag na natin pag-usapan yung mga negatibong bagay. Yung importante dito sa napanood natin na birthday ng aking kapatid na si Pau Pau, no? Especially dyan sa dance paper na yan, marami ang sumaya. Marami tayong natutunan. Sana all sa ating mga Kalingap Love Team, Kalingap Angels. Maraming maraming salamat sa inyo pong lahat.